At sa inyo, what's up mga boss? So, welcome back sa ating channel muli, July Ems. At syempre, para sa episode naman natin for today, so magbibigay naman tayo ng information about dito sa mga drill bit na binabala natin sa mga ating barena. So nung last episode natin, nag-share tayo ng konting information about dun sa ating mga cutting wheel, sa ating mga bopping disc, sa ating mga pamutol, pantabas, panghasa na binabala sa ating anchor grinder. So ngayon naman, ito naman, mga bit naman na ginagamit natin sa barena. So although hindi pa to kompleto usually, marami pa tayong kulang dito. So itong mga bit na nakikita ninyo, ito lang yung meron ako na dala ko dito sa site. So ito ito naman kasi mga boss, ito yung typical or yung mga pangkaraniwan or palagi natin ginagamit sa paggagawa ng ating bahay. So yung ibang mga bit, so although napakaraming mga bit na pwede natin ibala sa barena, so yung iba hindi naman ganun na ka-importante, no? So bali ito yung mga palagi lang natin ginagamit sa ating paggagawa ng bahay. So sa mga DIYers, para pag once na may gagawin kayo, meron kayong gustong butasin, meron kayong gustong hasain, meron kayong gustong gawin, o ito na, ito yung ating information bibigyan natin sa inyo. So ayan, nakikita nyo, meron tayo dito ng iba't ibang bit. So ngayon, unahin muna natin mga boss. Ayan, so bali ito, meron tayo mga boss sa drill bit na pangkahoy. Ito, so bali, itong drill bit na hawak ko mga bossing, ito yung ginagamit lamang sa kahoy. So, hindi ito pwede sa metal. So, mapapansin ninyo mga boss, iba yung dito sa twisted part niya, parang meron siyang blade pa. Ito, toto. So, na maliit. So, ito siguro yung ayan, design talaga niya para sa pangkahoy. So, bali, ito, kapag nakakita kayo ng ganito, pangkahoy at saka pangbakal, halos magkapareho. Ang pinaka ito mga boss, oh, pangbakal. Ito naman yung cobalt bit natin. Cobalt drill bit kung tawagin. Ito yung pangbakal. So ang pinakaiba lang nila, itong ating pangkahoy may tip na matulis. Samantalang itong ating pangbakal, wala. Ayan. So pero meron na tayo mga boss na nabibili na 5-in-1 or all-in-1 na drill bit. Kung tawagin siya is tungsten drill bit. Ipapakita ko sa iyo yung picture. Ayan. So yan, tingnan nyo itong picture na to. Yan ang hanapin nyo. Pwede na yan sa kahit anong material, sa plastic, porcelain, granite, tiles, bakal, pwede yan. Ayan. So ngayon naman, ito mga boss, tandaan nyo ito. Pag may tip, yung matulis na ganyan, ito. Yan. Pangkahoy. Pag walang tulis, pambakal. Ayan. Pero itong pambakal, pwedeng ibutas sa kahoy. Itong pangkahoy, hindi pwedeng ibutas sa pambakal. So yun lang ang kanilang difference. Then next naman, ito naman yung ating masonry bit. Ayan. So siguro familiar naman kayo sa mga masonry bit. Ayan. So ito pala mga boss, ang purpose muna natin ito, itong ating mga cobalt bit, pwede ito sa magbubutas tayo ng blind rivet, screw. So ito yung mga purpose niya, no? So yung kalimitang gamit nito. Kalimitang ginagamit ito, yung ganito kalit, mga 1/8 sa blind rivet, 5/32 sa blind rivet. Pag malalaki na, pambutas na yun sa mga screw at saka sa mga bolt. Ayan. So ngayon, next naman ito. Balikan natin yung ating masonry bit. Yan. Itong masonry bit naman natin, ito yung bit na ginagamit pambutas ng concrete. Ito. Kaya meron siyang ganito. Yan. So parang meron siyang pakpak. May wings sa tip niya. Ito mga boss ay diamond. Yan. Yung iba nakalagay carbide. Yan. Ito. Kaya siya may ganyan. Ito yung bumubutas do sa mga concrete surface natin. Pwede rin to sa tiles. Basta any concrete. Yan. Hindi lang to pwede sa mga solid surface like granite. Hindi nito kayang butasin. So yung masonry bit naman na ganito, depende sa klase. Pag magagandang klase, kahit gano'ng katigas yung simento natin, kaya niyang butasin. Pero pag yung mga mumurahin lang, so huwag kayong mag-expect na makakabutas siya ng matitigas, lalo na mga tiles na matitigas, hindi niya kayang butasin basta-basta. Kailangan mga bossing, hanap kayo ng magandang klase, high quality masonry bit. Tapos, itong masonry bit naman, ginagamit natin to saan? Pag mayroon tayong gustong ilagay na mga tox, number one, tox, tapos yung mga expansion bolt, dyna bolt, mga any bolt na gusto natin ibaon sa ating concrete. So ito, kung gusto nyo magbutas ng mga lagay ng kortina, ayan, yung sa mga CR, mga lagay ng kung ano-ano,
Ito, basta kung gusto nyo may butasin sa semento, ito. So, bali, itong masonry bit natin, may iba-ibang sizes. May maliit hanggang sa malaki. Ayan, so, bahala na kayong pumili kung anong size ang gusto nyo. Basta, pagbibili kayo nito, kung may gusto kayong butasin, sample nyo muna yung ibabaw nyo sa concrete kung anong laki ng toks, anong laki ng bolt. Dala kayo ng sample para mabigyan kayo ng saktong sukat ng masonry bit. Ayan. So, yung masonry bit natin, meron tayong pang hammer at saka meron tayong pang rotary. Ayan, rotary. So, itong pang rotary naman, mapapansin ninyo, mga bossing, may mga kanal siya. Ayan, ayun o. O, dito kasi dumadaan yung, ayan yung kasi naglalaklo sa rotary hammer natin. So, yan yung pinakaiba lang nila. Ang bit ng rotary, may mga ganito. Ayan, yung sa mga hammer drill naman, ganito lang siya. Ayan, wala siyang mga kanal, no? And then, ito naman, ito ah, pang chipping. O, binabala din to sa ating mga rotary hammer, sa mga demolition, ayan, chipping gun, ito. So, parang katulad lang din siya nung sa rotary, meron siyang kanal. Ayan. So, ito ginagamit to pag mga gusto nyo mag-sincel. So, kailangan meron kayong rotary drill. So, para makagamit kayo ng mga ganito. Ayan. So, next naman, ito naman, ito. Sino kayong pamilyar dito sa bagay na to? Ito, tinatawag to na mounted grinding stone. Ito, mounted grinding stone. Ito ay panghasa. Yan. May iba't ibang hugis to, mga boss. Meron pa nito nga parang cone, triangular shape, circular shape, wala lang square. Kasi panghasa, walang panghasa na square. So, kalimitan sa kanya, spear. Spear shape or circle. Ayan. So, ito, binabala to sa yan, barena. Tapos, ginagamit to panghasa ng mga butas ng tiles. Ito yung malimit na gamit nun. O, pwede rin to panghasa. Kung may gusto kayong hasain na tiles, pwede yan. Yan. So, pwede rin itong panghasa. Kung gusto nyo maghasa ng mga kutsilyo nyo, wala kayong grinder, pero may barena, meron kayong ganito, pwede kayong maghasa. Ayan. Ito ay mounted grinding stone. So, ayan. Then, next naman ito. Ang tawag dito ay tech screw adapter. So, ito, ginagamit naman to kalimitan kapag tayo ay nagro-rooping. So, pag nag-i-install tayo ng ating mga yero, tapos gusto nating i-tech screw, ito yung ginagamit sa kanya. Yan. So, hindi na natin kailangan gumamit ng pako. Tech screw ang gagamitin natin. So, para magamit nyo yung tech screw, kailangan nyo ng tech screw adapter. Yan. So, meron itong mahaba, may maiksi. So, bahala na kayong mamili kung anong gusto nyo. Yan. Tapos, ito naman. Ito naman ang tawag dito ay Philip adapter. Philip bit. Yan. Yan yung mga tawag sa kanya. Philip adapter, Philip bit. Ito naman, pag halimbawa, matitigas yung mga ini-screwhan nyo, tinuturnilyohan nyo ng mga kahoy or metal, ito ginagamitan ng Philip bit. So, para hindi kayo mahirapang magpihit nung screwdriver, so, kaya meron ganito, so, para mas mabilis na yung pag-i-screw natin. Gagamit lang kayo ng Philip bit. Ayan. So, meron din itong iba't ibang design. Meron itong flat screw, may pang-allen. So, hanap na lang kayo, mga bossing, na kung anong bit yung gusto nyo ibala sa ano nyo, sa marena, tapos kung ano yung type ng screw nyo, kung siya by allen type or yan Philip, pwede siya sa Philip. And then, ito naman mga boss. Ayan. So, next naman natin, itong tinatawag na natin na tawag dito ay diamond core bit. Yan, diamond core bit. So, ito, ginagamit to, number one na gamit nito is pambutas ng mga tiles. So, kaya yung design niya, yan. Yan, may parang diamond siya. Yan, sa dulo. So, yan yung parang pinakasubo niya. Yan, para mabutas natin yung tiles. Pwede rin to sa concrete. So, meron tayong mga coring bit. So, bukod pa dito, search, hanap lang kayo ng coring. May gusto kayong butasin na concrete. Hanapin nyo lang yung coring bit. Tapos, kung mga tiles lang naman ang bubutasin ninyo, so, ito lang ang hanapin ninyo. Yan, diamond core bit. Yan. Tapos, ang tawag nung iba dito is diamond hole saw. Yan, yun ang tawag ng iba dito. Diamond hole saw.
Diamond Corbit. Yan yung mga tawag dito sa pambutas niya. May iba't ibang sizes yan, mga bossing. Oh. Meron siyang maliit, may malaki. So, kung bibili kayo nito, sukatin nyo lang yung gusto nyo nga butasin. Kung pa, sample, may tubo kayo nga papadaanin sa tiles. Yan. Ito, bahala na kayo maghanap nung sizes na kailangan ninyo. So, malaki. Meron, maliit. Yan, hanap lang kayo. And then, ito naman, ito ay, kung tawagin to, is chuck. Itong chuck natin, mga bossing, pang ano to, pang rotary. So, kita nyo, may gitli. Ayan. So, kung yung mga hammer drill nyo, hindi kayang butasin yung isang concrete, yung isang tiles, kapag sobrang tigas, tapos may rotary hammer kayo, no? Bili lang kayo nito. Ayan, bili kayo ng chuck for rotary. Ayan. So, para mas maging porsado yung barena ninyo, makakabutas na kayo kahit gano'ng katigas na barena. So, kung ano naman, pwede na kayo mag-direct ng eto. Pwede na kayo mag-direct na lang nitong ating mga bit na for ano natin, for rotary. So, kung ayaw nyo nang gumamit yung chuck, eto. Itong chuck naman kasi for emergency. Halimbawa, wala kayong mga ganitong ano, wala na kayong mga bit. Naubos na, ang natitirang bit nyo na lang is yung mga ganito. So, syempre, hindi nyo naman ito may babala sa rotary hammer. So, kaya gumagamit tayo ng chuck para sa rotary, para magamit nyo ito. In case of emergency, wala kayong mga masonry bit or mga drill bit, mga cobalt na para sa rotary. Yan, kaya kailangan natin ito. Then, next naman natin ay ito. Yan. Ito yung natawag natin na hole saw. So, bali, ang kapartner nito, mga boss, ay bolso. So, yung bolso, mga boss, ginagamit yan sa pangbutas din ng mga kahoy. And then, yung bolso, yan, ipapakita ko sa inyo yung picture, nakapartner nito, wala kasi akong dala. Ito lang yung meron ako. Yan, holso. Yan. Ito, nung una, nung pag gumaga, nagbubutas ako ng concealed hinges, ganito yung ginagamit ko. So, ngayon, hindi ko na siya ginagamit. Halos wala na itong masyadong gamit. So, gamit ko itong holso na to for kahoy, for wood. Pwede rin to sa mga plastic. Ito, itong ating mga holso na yan. So, hindi to pwede sa semento. Hindi rin siya pwede sa bakal. Pang kahoy, plastic lang siya. Ayan, yung mga holso natin. Na pang kahoy, pang plastic. May iba't ibang sizes din to. Mga bossing, hanap lang ulit kayo kung meron kayong gustong butasin. Basta dalhin nyo lang palagi yung sample ng inyong gagamitin para makapili kayo ng tamang sizes ng mga holso. Yan. Next naman, ito. Ito, holso rin ito, mga bossing. Pero ang tawag ng iba dito is Posner bit. Yan. Ito na yung ginagamit ko ngayon. Nung una, ang ginagamit kong holso pag nag-install ako ng mga doorknob. Yan, doorknob set. Ito yung ginagamit ko. So ngayon, hindi ko na nga ginagamit yan dahil nagpalit na ako ng Posner bit. So ito kasing Posner bit na to, mas mabilis makabutas kesa dito. Isa pa, kahit gano'ng katigas yung kahoy, kayang-kayang butasin ito na hindi ka nahihirapan. So hindi katulad ng mga ganitong holso. Although, meron namang magagandang klase nito, pero mas recommended ko pa rin itong ating mga Posner bit. Yan. So itong Posner bit natin, may iba't ibang sizes din yan. Yan. So ito, kita nyo, yung sa concealed hinges ko, ito na yung ginagamit ko ngayon. Hindi ko na ginagamit to. Yan. Ito na yung ginagamit ko ngayon pag nagbubutas ako ng mga concealed hinges. Yan. So bali, kung gusto nyo naman na makahanap ng bit na pambutas ng bakal, ito, ilagay ko sa picture ha. Yan, mga boss, tingnan nyo yung pambutas ng bakal. Yan yung pangalan niya. Yan. And then ito, lastly, ito naman, meron tayo dito tinatawag na adjustable holso. Yan. So, kaya adjustable siya, mga boss, kasi itong magkabilang side niya, ito, tsaka yan, pwede nyo siyang i-adjust. Yan, i-adjust yan. Depende sa laki ng butas na gusto nyo butasin. Yan. Especially, use nito is for wood and plastic. So, hindi to pwede sa mga concrete and metal. Yan. So, yan, yung ating adjustable holso. And then yan, mga bossing, ito muna yung ating iba't ibang klase ng bit na binabala natin sa barena. So as of now, yan lang muna. Although marami pang kulang, gaya ng sabi ko, marami pa tayong kulang sa bahay kasi hindi ko nadala yung ibang mga bit ko. And then ito, biglaan lang yung aking paggagawa ng tutorial video
para dagdag kaalaman na rin sa inyo, mga boss. So yeah, maraming maraming salamat sa inyong panonood, and then God bless sa inyong lahat.